Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakayan natin ngayon ay isa na naman katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello attorney, tanong ko lang. Yung tunay naming nanay ay nanlalalaki at kasal siya sa aking tatay. Nagkaroon siya ng anak sa labas. Tapos tatay ko nagkaroon ng live-in partner. And siya ang nag-alaga sa amin kasi iniwan kami ng tunay naming nanay. May naipundar na bahay at lupa ang aming tatay at ng kanyang kalibiin. May makukuha ba yung legal wife, yung tunay naming nanay, na wala namang inambag sa lahat ng property at iniwan kaming mga anak? Kasi di po kami papayag na makihati ang aming nanay dahil wala naman siyang ambag. Gusto ko lang pong malaman ang sagot pag dumating ang point na yan. Salamat. Maraming salamat, attorney. Mga kaibigan, tatalakay natin ito bilang isang educational and informational purposes lamang. Pero bago natin talakay ng ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Ang legal wife ay umalis sa bahay nilang mag-asawa at sumama sa ibang lalaki. Inabandona niya ang kanyang mga anak at asawa. Tapos, nagkaroon na siya ng anak sa ibang lalaki. Ang naiwang asawa naman ay nagkaroon ng kalabiin at nakapundar sila ng property. Ang tanong ngayon, meron bang karapatan ang legal wife sa mga property ng kanyang inabandonang asawa? Mga kaibigan, kung walang marriage settlement, ang legal wife at ng kanyang iniwang asawa, meron siyang karapatan sa property sa sandaling papanaw ang kanyang naiwang asawa. Mananatiling kasal pa rin sa mata ng batas ang legal wife at ng kanyang inabandonang asawa. Hindi pa rin nawawakasan ang kanilang kasal kahit may kanya-kanya na silang pamilya. Siya pa rin ang legal wife. Therefore, siya pa rin ay tinuturing na compulsory heir ng kanyang asawa. Kung papano ang kanyang inabandon ng asawa, meron siyang karapatan sa estate nito. Ito ang sabi ng Civil Code, Article 996 ng Civil Code. Kung ang isang balo at mga legitimate na anak o apo ang naiwan ang nabubuhay na asawa, ito yung surviving spouse ay mayroong share sa mana na katulad ng mana ng bawat isa sa mga anak. Maliwanag na ang bahagi ng isang surviving spouse o nabubuhay na asawa ay katulad ng bahagi o share ng isang anak. Pero pwede ring tanggalan ng karapatan ng isang asawa na magmana. May mga grounds, batayan, para matanggalan ng mana ang isang asawa. Pero ang nakakalungkot, ang paglayas, pag-abandona, ang pagkakaroon ng ibang lalaki ay hindi ground, hindi batayan para matanggalan ng mana ang isang asawa. Kaya sa nagtanong, magkakaroon ng karapatan ng iyong nanay sa property ng iyong tatay sa sandaling ang iyong tatay ay papanaw. Pero dahil buhay pa ang iyong tatay at ng kanyang kinakasama ngayon, maaari nilang ibinta ang kanilang property sa inyo o sa ibang tao. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana mayroon kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli. Bye-bye!